Magandang hapon! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon na kung saan sa ngayon po ay stationary pa rin ang lagay ng ating panahon ngayon. Easterlies at ITCs pa rin ang mga weather system na nakakaapekto po dito sa ating bansa. Pero base po dito sa weather model natin pong ginagamit within this ITCs nga po ay mayroon pong LPA na nabuo, pero mababa naman po ang chance nito na maging bagyo sa ngayon. Pero sa labas po ng ating PAR ay mayroon nga pong sirkulasyon na ating nakikita na isa na nga pong shallow LPA at posibleng lalapit dito sa ating bansa sa mga susunod na araw na banta po ng bagyo na mabubuo sa susunod nga po na linggo. Base po yan sa pinapakita ng forecast model na ating ginagamit, ngunit posible pa rin po itong magbago, kaya patuloy lamang po natin nababantayan ang development po, lalo na yung nandito sa silangang bahagi sa labas po ng ating area of responsibility. At naman po sa lagay ng ating panahon ngayon, patuloy pa rin po tayong makakaranas ng makulimlim na kalangitan na may mapulupulong pag-ulan, lalo na po sa malaking bahagi ng Mindanao. Dulot po yan ng ITCJ at may mga pulupulo pa rin na mapag-uulan sa may Kabisayaan, Bicol at Northern Luzon, ngunit mga mahihina at isolated rains lamang na hindi naman po yan nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Atin naman po mga baybayin ay wala naman po tayong nakataas na gale warning signals, pero iba yung pag-ingat lamang po kung papalaot tayo para po makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So yun po ng latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing, sa kahit na nang pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!